Magandang araw, Grade 7. Ngayon ay tatalakay natin ang sinaunang kabyas ng Asyano patungkol sa kanilang relihiyon, filosofiya at paniniwala. Pag-aaralan natin ang mga sumusunod na relihiyon na umusbong sa Asya. Una ay ang Kristyanismo, ikalawa naman ang Islam, ikatlo ay ang Hinduismo, at pang-apat ang Budismo. Ngunit bago yon, ano nga ba ang ibig sabihin ng relihiyon? So pag sinabi nating relihiyon, ito ay tumutukoy sa pagkilala ng mga tao sa kapangyariang nakapaghahari sa lahat ng bagay. So another definition for this or yung kahulugan ng relihiyon is yung pagsasama-sama or isang organisadong sistema ng pagsamba ng isang grupo ng tao base sa kanilang pinaniniwalaan. So, isa sa mga nakikita natin dito is yung kalipulan ng kanilang or yung pare-pareho ng paniniwala ng isang grupo na ito na merong iisang relihiyon. So, may kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, yun yung sinasamba nila. At pagkakakilanlan din ng isang grupo ayon sa kanilang paniniwala. So, yun ang relihiyon. So, isa sa pinakamalaking relihiyon na maaari nating pag-aralan dito sa Asya ay ang Kristyanismo or Christianity. So, dito sa Kristyanismo, ang kanilang ginagamit na simbolo ay cruz. So, dahil ito din yung nagpapakita ng pagmamahal ni Jesucristo sa sangkatauhan. So, ang relihiyon ay nakabatay sa Biblia na kung saan dito lahat nakasulat, lahat ng aral, okay, at buhay ni Jesucristo. So, itinatag ni Jesus na isang Jew ang Kristyanismo na kung saan ang relihiyon na ito ay nagmula sa Judaism. Okay? So, yung Judaism kasi ito yung relihiyon ng mga Israelites o yung mga tao na taga-Israel. So, dahil si Jesus at ang kanyang mga alagad ay mga Jews, so yan, dyan sila nagsimula, okay, na buuin or itatag itong Kristyanismo at ipakalat or ipalaganap sa iba't iba pang mga bansa. Ang Biblia o Bible ang tawag sa banal na aklat ng Kristyanismo. So ito ay naglalaman ng dalawang aklat. So una rito ay ang Lumang Tipan at ikalawa naman ang Bagong Tipan. So pag sinabi nating Lumang Tipan, ito yung tumatalakay naman sa kasaysayan ng mga Jews sa paghahanda sa pagdating ng tagapagligtas. So ito kasi yung parang narito yung kumpletong mga batas na dapat sundin ng mga Hudyo, ng mga tao bilang natatanging bansa na nakaukol sa Diyos. So kapag sinusunod nila ito, nagiging parang saksi sila at naihahayag yung kapurihan ng kanilang mga ng kanilang Diyos mula sa iba pang Diyos na mga bansa. So kasama dito ang popular or yung kilala na natin, which is yung sampung utos ng Diyos. So, ikalawa naman ay ang Bagong Tipan. Ito naman ay tumatalakay sa buhay at aral ni Jesucristo at ang kanyang mga alagad na nagpapahayag at nagtatag ng simbahang Kristiyano. So, usually yung Bagong Tipan, tumutukoy ito dun sa karagdagan pang kapahayagan or aral ng Diyos sa pagsimula sa pagbaba ni Jesus dito sa lupa hanggang sa mga apostol na bumuo ng Kristyanismo hanggang sa huling aklat ng Apokalipsis o yung pahayag sa iba pang mga salin. So para sa mga hulang magaganap
sa hinaharap. So, dito lahat yon nakasulat. Okay? So, yung bagong tipan din ay tinawag na mga kautusan ni Kristo or yung kasulatan dahil na nakasulat na sa salitang Grego dahil dyan nila ipinalaganap yung ibang pang mga salita ng Diyos. So, dalawa usually yung ibinubuod ng aral ni at utos ni Jesus. So, first is mahalin ang Diyos. Nang siyempre, kailangan mahalin natin ng Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. So, it means ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Second one, mahalin ang kapwa. So, mahalin natin yung kapwa natin tulad nung pagmamahal natin dun sa sarili natin. So, ayon nga dun sa aral, animo yung mga nagiging ritual na lamang ng pagsunod sa utos na parang pakitang tao na lamang at nawala na ang kabuluhan ng mga utos na sinusunod ng mga ito nang walang pagmamahal. So, kailangan lagi nating sundin yung mga utos ng Diyos para mas kapurihan pa tayo. So, ganun yung aaral na ipinapakita ng Kristyanismo o Christianity. So, si Jesus din ang tinawag na bugtong na anak ng Diyos o yung tagapagligtas. So, siya ang sinasabi ng mga propeta na maglalapit muli sa Diyos at tao at tutubos ng ating kasalanan. So, part nito na kita din natin na pag-aralan din natin na gumagawa din ng himala si Jesus Kristo sa mga tao gaya nung pagpapagaling niya doon sa mga may sakit. Yung pagpapadami ng pagkain at paglakad niya sa ibabaw ng tubig. So, siya din ay pinako sa krus at namatay at muling nabuhay. So, sinasabi na yung pagpapapako ni Jesucristo ay pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na tanda ng pagsasacrifice at pagliligtas sa kasalanan ng mga tao, okay, sa mundo. Susunod, ang pananampalataya ng kanyang mga alagad ang nagpalaganap ng Kristyanismo. So, ang kanyang 12 disipulo yung nagpalaganap ng Kristyanismo sa bawat bansa upang ipakalat niya yung mabuting balita na si Jesus yung tagapagligtas o magdiligtas sa sangkatauhan. At naniniwala din ng tagasunod ni Jesucristo na siya ay muling babalik sa araw ng paghuhukom. So, sa kanyang pagbabalik sa araw ng paghuhukom ay magkakaroon na o pinaniniwalaan na magkakaroon na ang mga tao ng walang hanggang langit at walang hanggang buhay. Susunod, pag-aralan naman natin ang Islam. So, pag sinabi nating Islam, ito ay nangangahulugang kapayapaan. So, ang relihiyong ito ay kilala sa kanilang simbolo na crescent moon na kung saan ito ay may kaugnayan sa bagong buwan na nagsisimula dun sa bawat buwan ng kalendaryong lunar na kung saan yun kasi yung kanilang ginagamit na kalendaryo. Kaya yun yung ginamit nila as symbol. So, ang nagtatag nito ay si Muhammad na isinilang sa Mecca. Okay? Ang bansang Mecca ang naging sentro ng Islam sa ngayon, sa buong daigdig, na ngayon ay kilala naman sa pangalan na Saudi Arabia. Muslim o Muslim naman ang tawag sa tagasunod nito na ngayon ay matatagpuan na natin yung mga Muslim sa iba't ibang panig ng Asia at sa iba't ibang panig pa ng mundo.
So, Allah. Allah naman ang tawag sa kinikilalang Diyos ng mga Muslim at ang Islam ay siya ring monotheistikong religion. So, when we say monotheistikong religion, okay, ito yung paniniwala sa iisang Diyos lamang. So, it means si Allah lang yung kanilang pinaniniwala ang Diyos. So, Quran naman ang tawag sa banal na aklat ng mga Muslim. Ito ang tumutukoy sa pangkalahatan na pangrelihiyong akda ng paniniwalang Muslim na kung saan pinaniniwalaan nila na isang revelasyon mula sa Panginoon ay nakasulat dito sa kanilang aklat at ito ang sinasabing pinakamahalagang akda sa klasikal na literaturang Arabo. So, ipinalaganap ni Muhammad ang Islam sa Medina na tinawag naman na Hegira. So, alam naman natin na si Muhammad ay taga Mecca. So, noong unang ipalaganap niya ang Islam dito sa Mecca ay walang naniniwala sa kanya. Kaya naman naglakbay siya papuntang Medina upang dito ipalaganap yung kanyang relihiyon na Islam. At nung lumaganap na ang relihiyon dito sa Medina ay bumalik siya sa Mecca upang doon ipalaganap na at makilala ang relihiyong Islam. Ngayon ay tuklasin naman natin ang five pillars of Islam. So, mahalaga sa mga Muslim ang pagsasakatuparan ng five pillars dahil dito napapaloob ang lahat ng kautosan at ritual ng mga Muslim. So, parang ito yung nagbabalangkas ng katungkulan ng mga Muslim sa kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So, lahat ng ito ay utos ng kanilang Diyos na si Allah. So, the first one is Shahada. So, Shahada o yung pananalig, ito yung si Allah lamang ang tanging Diyos at si Muhammad ang kanyang propeta. So, naniniwala sila na ang bawat nila lang na nagnanais na maging Muslim ay kailangan nilang mapahayag yung kanilang pananalig sa pamamagitan ng pagsasabi na o yung paniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. So, ikalawa naman ay ang sala. O pag sinabi nating sala, ito yung panalangin. So, it means ito yung pagdarasal ng limang beses sa isang araw. So, yung isang Muslim kasi kinakailangan nilang manalangin ng limang ulit sa loob ng isang araw. So, dito meron silang mga time kung kailan sila dapat magdasal. So, one is yung paggising sa umaga, tapos sa tanghali, sa hapon, tapos yung paglubog ng araw at bago matulog sa gabi. So yun, 5 times a day. Ikatlo naman, ang zakat. So ito naman yung itinatakda na ang nananampalataya ay laging bukas palad sa mga nangangailangan. So when we say zakat kasi, ito yung pagbibigay ng limos o pagtulong sa kapwa. So, yung bawat Muslim ay inaasahang magkaloob ng bahagi ng kanyang kita o kayamanan sa mga may hirap. So, ito yung way nila ng pagtulong sa kanilang mga kapwa. Pang-apat naman ay ang som o yung ibig sabihin nito ay pag-aayuno. So, isang buwan na pag-aayuno mula madaling araw hanggang paglubog ng araw. So usually, ito ay ginagawa nila sa buwan ng Ramadan. So ang bawat Muslim ay kinakailangan mag-ayuno for that whole month. When we say pag-aayuno, ito yung fasting. So hindi sila kumakain. And last one is the Hajj. Ito naman yung paglalakbay sa Mecca minsan
sa buong buhay ng isang Muslim. So dito inaasahang makakagawa ng isang banal na paglalakbay ang isang Muslim sa Mecca kahit minsan lang sa kanyang buhay. So para dito kasi sa paglalakbay nila, yung bawat Muslim ay kinakailangan umikot ng 7 ulit sa paligid ng Kaaba. So yung Kaaba is this one, ayan yung nakikita natin sa picture, na matatagpuan natin sa Mecca or sa Saudi Arabia. So ito kasing Mecca is yung parang holy land ng mga Muslim. So maraming salamat sa pakikinig grade 7. Sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol naman sa Hinduism at Buddhism. Yun lamang at maraming salamat.